So, magandang araw na naman mga bro. Welcome to my channel. Ito, may gagawin na naman tayo mga bro. Si RT. Yan, Samsung. 21 inch to mga bro. Slim fit na to mga bro. So, plug in natin. Yan. May power. So, on natin. Siya nag-blink. So, yan. Nawala. So, dapat pag ganyan, magpa-flash na ang screen yan. So, wala. Walang screen. So, buksan natin mga bro. Para may share na naman natin tong anong cause nito. Okay. Unot natin, unot. So, ito na mga bro, nabuksan na natin. Yan. So, pag ganito mga bro, ang gagawin natin dito is mag voltage check tayo. Malamang normal, anormal naman tong B plus nito mga bro. So, ang magfocus tayo dito sa voltahe, yung output na. Yung 180 volts, subukan natin measure kung mayroon ba tayong masukat na 180. Yan sa mga newbie, dito tayo mag-hook. Pag basta yung output na ang i-check natin, dito tayo. So, mula dito, mga bro, ito 200, ito yung line ng 180. Yan, papunta dito sa filter. So, plug in natin mga bro. So, yan na power. So, switch on natin. Yan, ang response. So, check natin dito mga bro sa tawid ng diode, yung 180, kung may masukat ba tayo. So, yan mga bro, wala. Wala, 0 volt. Lipat natin yung tester dito. 0 volt. So, yung ano natin, B plus, yan, mayroon yan. So, ito na mga bro, nabuksan na natin. So, medyo madumi siya kunti, pero okay pa naman yung board nito. So, gamitan natin siya ng analog tester. So, gagawin natin dito mga bro, pag ganito, nagsiswitch on kasi ito mga bro, kaso lang hindi nag-oscillate pag ganito. Kasi, makikita natin sa response ng ilaw. Yan o. Yan, standby. Pag on natin. So, yan o. Nag-response. So, ibig sabihin, nagsiswitch itong system natin. Pero hindi nag-oscillate yung jungle. So, malaman natin yan mamaya. So, first steps natin gagawin. So, yan. Plug in natin. Mag-check tayo ng dito.
Kasi meron yan B plus, normal yan mga bro, mga B plus pa ganyan. So dito tayo sa 180, ito sundan natin itong 200. Yan, dadaan ang fusible, tawid sa diode. Yan, ito yung filter. So switch on natin kung may masukat ba tayong 180. Yan, inuna natin mga bro. Yan. So sukat tayo dito. So wala, 0 volts mga bro. So next steps, isisit natin yung tester natin sa AC, sa 10, kasi magmumonitor tayo ng signal galing sa ating jungle, yung ating jungle AC. So dito tayo sa, check natin tong horizontal drive transformer. Ito, itong drive nito, horizontal drive transistor. Ito, dito tayo sa base magtututok mga bro. Ito yung madetect natin dito kung may signal na nanggagaling sa ating jungle. So kung mapapansin natin mga bro, mayroon yan o, bitawan ko. So yan o. So ibig sabihin mayroong signal. So gumagana itong IC na to, yung jungle at saka system natin. Ang problema dito, mayroong problema yan dito mga bro sa oscillation area ng mga pyesa. So next steps natin gagawin, itong transistor, horizontal transistor drive natin, kung mayroon din tayong masusukat. So wala, hindi tumatawi dito ang signal. So next natin gagawin, dito tayo sa horizontal drive transformer, itong chopper na maliit, yung transformer. So dapat mayroon tayong masukat dyan na 12 volts. So DC. Yan. So naka-on pa rin yan mga bro. So mayroon siyang 10. Yan. So dapat, kasi coil to mga bro, yan o. Kita natin may winding yan, coil ito yung karugtong niya, from dito yung in niya, dapat magkukuwil, mayroon din dito. So pagtawid natin, so 0 volt, wala. So ito lipat natin sa dito, so meron yan. No, dito na tayo sa kabila, sa tawid niya, wala. So ito ang problema mga bro, dapat meron itong supply from here, dapat tatawid siya dito. So i-check natin to mga bro, itong horizontal drive transformer ito. So bunutin natin. Yan. Tapos ano tayo ng resistance. Resistance check tayo kahit X1 lang. Yan. So isang kamay lang tayo mga bro ha. Pagpasensyahan nyo na. So shoot natin yung tester natin. So yan. So check natin dito. Ito yung coil. Yan o. So wala mga bro. Yan, wala. So tawid tayo dito. So yung secondary niya mayroon. Yan o.
Meron yung secondary. Pero dito, wala. So, wala mga bro. Wala. So, tanggalin natin to mga bro. So, malamang nag-open tong coil ng ating horizontal drive transistor, transformer. Ito. Tanggalin natin to. Siya mga bro. So, i-actual natin. Ano? So, walang palo. Dito lang ang supply. Hindi natawi dito. Open itong coil. Yung maliit. Parang mga buhok lang kasi ito mga bro. Maliit. Ito sa secondary. Yan, bihira. Masira to kasi malaki yung mga coil nito. Ayan o. So, hanap tayo nito mga bro. So, meron tayong mga junk dito. Mga CPB din na. So, ito mga bro, may nahanap tayo. Ito siya mga bro. So, tanggalin lang natin to. Ito siya. So, titest natin mga bro yung coil. So, ito. So, yan mga bro. May ma-reading tayong 19. So, ito na mga bro, nakabit na natin. So, testing tayo. So, set natin yung tester natin sa 10 volts. Easy mga bro, mag-monitor tayo ng hindi. Ano muna mga bro? Yung supply muna. DC. Yan, 250 tayo. Kung mayroon na bang 180. Ito, tutukan natin tong filter kung mayroon na ba tayong masukat na 180. So, plug in.
So power on natin. Yan, tester natin, kita. So yan, mayroon na mga bro. Mayroong $135. Okay lang yan mga bro. Tapos set tayo uli sa 10 volts AC. Bakit wala? Mayroon siguro. Okay. Mayroon na. Pero ayan na. Yan mga bro. DC tayo kanina, walang supply to. Kanina wala itong supply dito sa ating horizontal drive transformer dito. Dito meron. Yan, umakyat na oh. Pagtawi dito kanina wala. Ngayon, so meron na mga bro. Tapos monitor natin yung base voltage ng ating horizontal output. So yan, meron na rin mga bro. Yan o. So off natin para makita. Yan, on. Yan. So ganyan lang mga bro. Silipin natin kung mayroon namang picture yan o, ng maninag na dito. So yan mga bro, mayroon na. So subukan natin lagi antena. So yan mga bro. Yan. So ganyan lang mga bro. Sana may nakuha kayong kunting idea sa ganitong problema, at salamat nga pala sa mga nag-subscribe. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, sana huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa tuwing mayroon tayong videong i-upload. So maraming salamat mga bro. God bless.